Hello everyone! Welcome to Bucket List! Oy, grabe, long time no see. Kamusta naman? Ako, excited ako sa pag-uusapan natin ngayon. Speaking of excited, bro, ako sobrang excited ako dahil sigurado ako marami ka at kayong matututunan para matulungan kayong maging successful in life. Yes, lalo na ngayon, back to school or face-to-face na ulit ang ating mga students. Pero talking about face-to-face, ano ba yung mga challenges kaya na kinakaharap ng mga students natin ngayon? Naku, balita ako, may mga students ngayon na nabibiro, naaasar, tapos medyo bumababa yung self-esteem dahil doon. Parang bullying ata yan. Kayo ba? Naranasan nyo bang mabully or mabully? Mukhang interesting ang conversation na to. Nabully ako nung ako'y elementary. Pero nung ako na yung mas tumangkad ng konti, Siyempre medyo babawi tayo kasi... Alam mo na, sorry, old sinful nature. Ako naman, hindi ko naranasang mambully. Yes. Wow. Pero siguro nung bata ako, hindi naman super bully, pero naranasan kong malait ako because of my physical appearance. Ako naman, na-experience ko mabully physically tsaka emotionally. Mm-hmm. Yung classmates ko nung elementary, kinakagat-kagat yung ulo ko, ganyan. Tapos meron akong mga nakasama sa Vacation Bible School, sa ano pa to, sa church pa to. Mm-hmm. Tinulak ako sa upuan, tapos may glue, tapos mayroong pulbos. Hindi ko makalimutan, hanggang ngayon, very clear sa memory ko. Yeah, and I think just like us, meron din silang experience about bullying. Yes. And alam mo yung team natin, may nakalap na video na maipapakita yung experience ng isang kabataan tulad nila tungkol sa bullying. Panoorin natin. Ako po si Kesaya Monica Lumbres. Grade 10 po yung nag-start na parang na, ano, nag-umpisa silang tawagin akong tilapia. Mukha daw kasi yung tilapia that time. Hindi ko po alam kung bakit yun yung term nila tuwing nakikita nila ako. Tilapia, bangus, bagoong, ganyan. Ganun yung tono. Tapos kapag narinig ko na yun, kumbaga, naging identity ko siya. Kasi yun yung tawag sa akin ng mga tao. Tapos, meron po akong napasukan na circle of friends na akala ko po friends sila. Pero yung treatment po nila sa akin is, kasi may nagbe-benefit po sila, parang uutusan po nila ako, tapos kaibigan nila ako. Yung mga pambubuli po nila sa akin, ang effect po nun is, naging tahimik po akong tao. Kumbaga, nasasaktan po ako, pero wala pong part sa akin na gagantihan ko sila. Hindi po nakikipag-usap. Kahit po nasa bahay ako, di ko po kinakausap yung mga kapatid ko. Kapag nasa labas po ako ng bahay, kaya ko po mag-isa. Ako lang po. Kasi ayaw ko po involved yung sarili ko sa kung ano yung ginagawa nila. Natanim po sa isip ko yung sinabi ng teacher ko na pangit ka kasi. Ang sakit talaga na maka-experience ng ganun, no? Ang pinaka nag-strike sa akin at hindi ko makakalimutan yung huling part no na yung teacher mismo niya, yung nag-bully sa kanya. Kasi yung mismong inaasahan mo na magpo-protect sa'yo. Yeah. Tsaka given the fact na parang napakabata pa ni Kesaya, so parang hindi pa niya kayang i-process itong bullying na na-experience niya. And sobrang nag-mark sa akin yung sinabi niya na yung mga naririnig niya from other people, yun yung naging identity niya. So nakakatakot kasi words are powerful na hindi natin alam na yung mga sinasabi ng mga tao, especially sa situation ni Kesaya, na parang yun na yung pinaniwalaan niya na yun siya kahit na hindi yun yung totoo. Yeah. Kailangan ipifilter mo yung mga tao na pakikinggan mo at hahayaan mong mag-influence sa'yo. Kasi lahat naman may sasabihin eh. Yes. Diba? Pero based sa sinabi nila, kailangan meron lang iilan na, baka may point yung sinabi niya. Mm-hmm. O yung iba naman ang aasar lang to. Ikaw ba? Words na lumalabas sa bibig natin, pinifilter natin, pinipili natin. Mm-hmm. Kasi it could either build people or break them. Yeah. Katulad ng experience ni Kesaya. Kaya lang, kailangan siguro mas ma-define natin kung ano nga ba talaga ang bullying. Yeah. For me, bullying is kapag tinitreat ka na parang iba ka sa ibang tao. Maybe verbal yan or maybe yung parang body language or treatment ng ibang tao sa'yo. Iba like in a negative yes, way. Yes, in a negative way. Ikaw bro? I think for me, yung bullying hindi lang siya yung naaapektuhan yung character mo. But you also get to be, alam mo yun, sinasaktan ka physically, katulad nung shinare ko kanina. Yeah. I agree with you guys. Pero this time, pakinggan naman natin ang mga kabataan sa labas at kung ano ba ang definition nila sa bullying. Let's watch this video. Pananakit po ng tao, mga masasakit po ng salita, sa mga malalas na ginagawa po. Tinatakot po nila ng bigla-bigla yung mga classmate namin na walang laban na
wag daw magsusubong kasi lalo daw silang aanuhin. Yung gusto nila mapansin sila na ibang tao, kaya ginagawa nila ito para lang mapansin sila ng mga kabataan o ng mga teachers sa school. Sinasabihan po nila ako na ipis po ako, ganun. Tapos po, nasar po nila ako sa ano ko, kulay ko. Yung po sa mga tropa, nagpapasikat, sa mga yan, classmate nila, gustong magpa-famous, magpasikat. Dapat magsumbong sa otoridad o kaya sa mga mas nakakatanda, sa magulang na mga bata upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Kapag may binubuli po, pwede po nating tulungan. Nangyari po, nakita po tayong tao na binubuli. Pwede po natin sawayin yun ng bubuli na na huwag gawin yan kasi po masama po yun sa mga kapwa. Pumili ka ng maayos sa circle of friends, environment ko din ba? Ayun lang. Grabe, ang dami palang faces ng bullying, no? Iba't iba rin yung mga pananaw ng mga kabataan pagdating sa bullying. May iba't iba ding reason kung bakit nila yun kinagawa. And parang yung consistent na nakita ko sa video is yung pagpapapansin because they want to be famous, di ba? So parang nakakatakot yun kapag yun yung parang reason mo lang to hurt other people. At yung iba gusto maramdaman na parang mas malakas sila or mas higit sila doon, mas superior sila kaysa sa ibang tao. Pero sana, matutunan ng mga batang manonood at kahit yung mga parents na nanonood ngayon, at kahit yung mga teachers, kung paano nila pwedeng i-address yung bullying. Yeah, at sa ways na nabanggit doon, no, na nag-strike talaga sa akin yung you have to choose your circle of friends. Yes, I agree. No, kasi nga, your friends actually, they predict your future. Yeah. Kung sino yung mga sasamahan mo, whether you like it or not, mai-impluensyahan at mai-impluensyahan ka nila. Mm-hmm. Kaya mo yung mga nanonood ngayon, merong iba dyan mukha ng Korean. Kakanood nila ng K-pop, pakinig nila. Kasi nga, your environment and the people around you, they will really influence you. Kaya isa sa mga babaunin ko yan pagdating sa bullying na kailangan meron kang strong support system. Yes. I agree. Nagagalit palagi at sinisigawan ka ng coach mo. I will challenge you. Yes. Then eventually, mafe-feel niya yung isolation. More than 50% of the reported bullying is physical. Some of them actually, no, take their own lives.